ang ating Center National Survivor ng New York. Bigla ko nag-follow partner. Ex-housemate, Gail! Hello, Gail! Ayan. Hello! Hello, Gail. Welcome back to the outside world. And info ko lang ang ating mga PBB community at si Gail na si partner ko ay may pupuntahan mo ng eksena at talagang party ito ng task ni Big Brother. Charing lang. Nasakuan kasi siya. Nasa huwag kang mangamba teleserye shooting. So, for the meantime, ako muna mga kasama mo, Gail. Ako pala si Freddy. Charing, Freddy. May iba pala. Nag-gitara na pala. Charing lang. Hindi, ako pala si Ma'am Shimela. Hello, Gail. Mag-hi ka naman sa ating mga kapamilya, Gail. Hello, kapamilya. Hello, community. Nice to see you. Na-miss mo ba ang mga community? Kasi talagang galing ka baya sa pagkukumo bago ka pumasok. Na-miss mo? Miss you na po. I miss kumo sa ito. Mag-check po. Live-streaming talaga. Sobra. Ayan na si partner. Partner, ikaw na ang mag-a- Hi, Gail. Nice to meet you, Gail. Hello. Finally. Nagkita ulit. Nagkita tayo ulit. Diba? Yes. Pero partner, gusto ko lang, bago ako umalis, gusto ko lang itanong si Gail, ano yung una mong naisip ngayon, yung kanina, yung pagising mo? Kasi syempre, diba, kanina umaga, iba na yung tinulugan mo, iba na yung ginisingan mo. Ano yung pakiramdam? Actually, the first thing that came to mind talaga is kung gising ba yung housemates. Kasi diba, usually may wake-up call kami, tapos nag-good morning kami, mga ganun. Oh. So, I was gising. So talagang matinding si Pax talaga ang naramdaman mo and na-miss mo ang wake up call. Tama ba yung sinasabi? Oo. Miss ko yung wake up call at saka yung mga hugs nila talaga. Oh. Gail partner, bago lang ako umalis, magsabi lang ako, Gail, congratulations and kausapin ka muna ni partner. I will see you again soon. Thank you. Ayan. Ingat partner. Hello Seth. Mag-hi tayo kay Seth. Galingan niyo sa eksena. Hi, Gail. Congrats. Hello. Ayan. Thank you. World and PBBBB. Mas lakasan mo pa. Ayan. Malakas talaga. O, di ba? Ang dami na agad nag-welcome sa'yo dito sa outside world, Gail. Pero ito ang unang tanong. Itong unang tanong ko sa'yo, Gail. Ano yung naramdaman mo nung unang tinawag na lalabas ka sa bahay ni Kuya kagabi? Yung unang tinawag yung pangalan mo. Anong naramdaman mo? Nung tinawag yung pangalan ko, hindi rin para akong surprise kasi the whole week nagpre-prepare na ako na parang oxygen na uwi talaga ako kasi dalawang uwi, ganun. So, I was just happy talaga at that point. I was happy na at least na-experience ko yung BBB talaga at least na kapili ko talaga yung mga housemates. So, at that point, parang I was just happy and grateful, just blessed na at least na kasali ako sa BBB. And before leaving, na gumawa ako ng effort talaga na sabihan yung mga housemates yung feelings ko talaga about them, each and every one of them. So at least nagawa ko yung before. Ay. Pero alam mo, Gail, gusto ko lang itanong din kung may plano ka bang bumalik agad sa New York or dito ka muna magstay sa Pilipinas? Honestly, kasi first time ko talaga dito sa Manila. So, oo, first time. So, I'm hoping to stay a little bit longer. Hindi ko talaga alam kung anong plano kasi wala din akong plano talaga. But I want to explore Manila a little bit more. Kasi nasa hotel lang ako or sa PBB talaga eh. But you know what, Gail? I want to say na kung ano man yung plano mo, please stay a little bit longer. Don't little bit. Just stay more. Ay, sana, hindi ko kaya. Hindi, mag-stay ka po dito, Gail. Because you know what? Noong napanood ka namin dito sa labas, sa outside world, sa loob ng bahay ni Kuya, ang galing mo sa hosting skills mo, ang galing mong kumanta. So, malayo ang mararating mo dito. And yung confidence mo, or confident, ikaw na bahala, Gail, mamili na lang. Basta yung confident mo sa sarili mo ba is very, kuan talaga, lalo na dito sa show business, parang feeling ko talagang handang-handa ka na sumabak dito sa show business. So, please, have a patience muna here and I'm sure maraming mga blessings na darating sa iyo because nakitaan kita ng yung alam mo yung pang talagang eager ka dun sa passion mo sa pangarap mo dito. Kaya naman please mo wag ka munang mawala ng pag-asa. Marami pa dito. Simula pa lang ito ng kuan mo ng journey mo. Okay, promise. Ano din saya. Pero ito, ano ang pinaka hindi mo ayan.
Pero ano yung pinaka hindi mo malilimutang moment talaga sa bahay ni Kuya na talagang dadalhin mo, babaunin mo ito pag-uwi? Mm-mm. Or dito? Yung moment talaga is the time na gumawa kami ng band, yung The Chore. Tapos nagsulat kami ng kanta. Kasi yan talaga yung parang home ko talaga, yung music talaga. Is my yes. Kasulat ako ng kanta about the housemates. And then at least it was for them at kumanta ko para sa kanila. At least I'm happy na I was able to offer who I really am sa bahay. Just music and song. So I won't forget that moment talaga. And we won't forget that moment din sa'yo dahil marami, gumawa ka pa ng songs. Kasi magaling ka sa ganyan at dito. Ay, Lord, ito talagang tamang field para sa'yo. Pero ito, Gail, sino ang housemates na talagang mamimiss mo talaga? At bakit? Honestly, mamimiss ko talaga silang lahat. Kasi as an only child, it was the first time na parang nakakuha ko ng mga siblings na sobrang dami-dami. Ganun. So, I'm gonna go so much, but feeling ko you're talking about my Valentine, Ate Melay, tama ba? Yes, tama ang nararamdaman ko talaga. Kasi parang napansin namin dito sa labas ng bahay ni Kuya na talagang nagkakakuan na kayo ni Ralph eh. Kuan na. Alam mo yung nagkakamabutihan na kayo ni Ralph. And we smell something talagang in love eh. So, sa tingin mo ba talagang may pag-asa ba itong Gail and Ralph? Of course, kasi short lang yung time ko dun sa bahay at short din yung time namin together talaga. I'd like to get to know him better, ganon. But, you know, I'm not closing that door din naman. Again and then, we'll see. Sobra ako na kinilig sa kanila. Totoo lang. Pinabasa ko pa yung letter hanggang ngayon, kakayos. Kasi alam mo, talagang napansin talaga namin din yung chemistry nyo, yung talagang almost sa mga tasks is kayong magkasama, di ba? So during that time, talagang nagkaroon talaga kayo ng time na makilala ang isa't isa. Kaya kinikilig-kilig kami. Pero if ever ba, pag nasa outside world ka na, if ever, like ito ha, ito naman din naman to, talagang meron lang tayong mga ilusyon na mga tanong. If ever manligaw ba sa'yo si Ralph, may pag-asa ba siya? Yes. Ay! Wow! Uy, pero talagang straight to the point ang sagot. Yes. Bakit may pag-asa siya, Kale, for you? Well, ano kasi, one of the reasons why I like him so much is kasi, ano, despite everything he's gone through in life, parang mabait pa rin siyang tao. So that shows a lot of character. Oh, tapos of course naman, cutie boy naman siya. So, of course, plus points. And, hindi ko lang talaga eh, parang, alam mo yung feeling na parang you just like a person for who they are lang. Wala talagang reason. Yes. May mga ganyan. Marami tayong mga ganyan. Ako, actually, ako kay Jason, yung husband ko, ganyan. Gusto ko lang siya for no reason. Eh? So, parang, yung parang talagang dyan mo makikita. Pero, well, time will come talaga. Ang time lang ang makakasagot ng lahat ng yan. Pero, ano ang masasabi mong mensahe sa mga sumusuporta sa'yo sa PBB journey mo, lalo na dito sa Kumo, dahil grabe ang suporta nila sa'yo, Gail. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Oh my God, to my supporters, community, salamat kayo, salamat talaga sa suporta ninyo. Oh my God, thank you so much for having me stay PBB for this long kasi hindi ko talaga inakala that I would get into PBB in the first place. But the fact that you guys let me stay, especially until Valentine's, kasi alam niyo naman na NBSB ako, I never experienced Valentine's like that. So thank you guys for letting me experience that. Thank you so much for the love, thank you for the blessings. And guys, I will do my best to live stream for you again, just like all the time. So, about please, I'm coming back. Ayan. May pag-ganon pa si Gano. Ayan. Gail, are you? Ayan. Okay. So, ito na, Gail. Para sa'yo naman, Gail. Lahat kasi ng mga housemates na talagang lumabas sa bahay ni Kuya, tinatanong namin kung para sa inyo, sino ang inyong para karapat-dapat na maging big winner. Ay, big winner. Big four. At para sa'yo, sino ang big winner mo? Big four muna.
Big Four muna. Oh, okay. Big Four ko would have to be, of course, Ralph. And then si Gian, si Andrea, at si Leofer. Grabe, tumaas yung balahibo ko sa mga sinabi mo. Talaga, isa din yan sa mga talagang gusto. Actually, lahat ng housemates gusto natin. Pero alam mo yun, hindi ko alam bakit gusto natin sila, no? Para naman sa'yo, sino ang big winner mo? Alam ko na sino. Ay, parang... pero... actually, big winner para sa akin would have to be, ano, si Leofer talaga. Because talagang makikita... Bakit para sa'yo si Leofer? Kasi even sa mga gawaing bahay, tapos siya talaga yung master chef namin sa bahay, siya nagpaplano ko. Amen. Tapos sa mga weekly tasks, kasi kasama ko talaga siya sa grupo ko, ganun. Nakikita ko talaga na sobrang sipag at na-discarte talaga si Dong discarte sa bang school. So, sobrang humahanga talaga ako kay Leofer, as in, sinabi ko nga sa kanya na ikutur akong idol Leofer, so siya akong big winner. Bisaya, gano'y bisdak kaayo, eh. Pero maraming salamat, Gail. Good luck sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo bilang Ma'am Shimelay na ipagpatuloy mo lang, keep it up yung mga pagiging masayahin mo, yung pagiging positive mo sa lahat ng mga bagay. Nakakamiss talaga, pero talagang iba kasi din ang meron ka, eh. Ibang ugali na meron ka kasi talagang positive lang ang tingin mo sa buhay, and then meron ka ding ugali na talagang kapag pangarap mo, go, go, go ka lang. I-keep mo lang yan, keep it up! Talagang malayo ang mararating mo dito sa show business and maraming sumusuporta sa iyo. Kaya naman, good luck sa iyong tatahakin dito. Pero ito na lang, kasi talagang alam ko napakagaling mo na singer talaga. And sing international ka nga, eh. Para sa iyo, sino ang if ever magbibigyan ka ng chance? Imposibleng ito, talagang nananawagan ako sa ASAP natin ito, pakantahin natin to si Gail. Sino ang gusto mong makaduet sa ASAP natin to? Oh my God, ang hirap. Okay, asap natin ito. Ah, si KZ Tandingan. Ay, ayan na nga. KZ, bakit si KZ Tandingan? Ang astig niya. And siya talaga sa isa sa mga favorite na Filipino artist talaga. Ang unique niya, tapos ang galing. Tapos ang style niya. Unya, Bisaya pa. So, KZ Tandingan, Jude. Oh, KZ Tandingan, nananawagan ako, nanonood kasi ng Kumu si Madam Darla Soler, isa sa mga head writer ng ASAP natin. To kaya naman, please, ito na ang chance. Ay nako, manonood talaga kami, Gail. Galingan mo, Gail, na if ever talagang pagbibigyan ni Lord. Pero Gail, asa mang kanapit sa Bisaya, gani Gail, nakalimot ko. Kay New York, may kuna ba ang gusto? Ay, tunood. Okay, akong mama is from Cebu, akong papa Kitapawan. Okay. So, pag-hi ka sa mga taga-Kidapawan o mga taga-Cebu, Bisaya sila. Oh my God, try na ko. Okay. Hello sa mga taga-Cebu at Kidapawan. Kamusta naman mo, diha? Kiminuan ako ninyo. And hopefully, you'll visit my live stream kaya mukhang ako ninyo. And whatever you want, I will sing for you. Ha! Ayan, keep it up mo yan, Gail. Gustong-gusto namin yan sa'yo. Lalo na yung nag-host ka. Once again, maraming salamat, Gail. Good luck sa'yo sa magiging panibagong laban mo dito sa outside world. Sana magamit mo ang lahat ng mga natutunan mo na mga sinabi sa'yo ni Big Brother. And syempre, gusto din namin mapasalamatan lahat ng mga sumuporta sa mga housemates na kada linggo sa pamamagitan ng pag-drop nila ng virtual gifts sa Kumu at pagboto sa text. Thank you so much, Gail. Enjoy mo dito and sana makasama ka namin sa magandang buhay. Thank you. Take care. Enjoy. Kumawa tayo ng isang awa.